Hi everyone! Run away with me to Anawangin Cove, Zambales. So, nandito kami ngayon sa Pundakit Beach, papuntang Anawangin Cove. So, dito talaga ang sakayan. So, ayan ang scenery, diba guys? Ang ganda, yung bundok, yung calm na dagat, tapos diba, ang ganda-ganda pa ng sunrise. Shala, diba guys? So, siguro mga 30 minutes from Pundakit Beach, papuntang Anawangin Cove. So, ayan, i-enjoy nyo muna yan. Shala! So, habang papunta kami doon sa Destinee Resort, na nandun mismo sa Anawangin Cove. So, super video talaga ako nyan. Kasi yan yung first time kong magpunta dyan sa Anawangin. So, amazed na amazed talaga ako kasi sobrang parang preserved na preserved talaga yung lugar. And ayan, pinofocus ko nga yung 5 minutes trek. Doon yon sa tuktok. So, ayan, kita natin yung pupuntahan nating resort. So, yan ang Destinee Resort. Okay. So, ayan, pinofocus ko lang para makita po ng lahat. So, white sand po tayo dito. Ayan ang waiting area. Tapos, nandyan din yung mga water activities nila. Ayan. Meron tayong pricing yan. So, doon sa mga interested, pwede akong i-message. So, nandito na tayo sa cottage. Oops, wag po kayong mahihilo. Ewan ko po, ba't ganyan ang kuha ko? Nakasakay kasi ako sa swing. So, eto naman yung iba pang mga activities na pwede nating i-avail pag nandun na tayo sa island. So, ayan. Eto naman yung aming pwesto. So, ayan. Kape-kape muna. Tapos, ayan, nung naggalagala na po kami, naghanap kami ng mga ganito para lang maiuwi. Ewan ko ba kung anong gagawin namin dyan. Basta nakakatuwa. Tapos, ayan. Pa-cute muna tayo. Pa-cute! Ayan. Pakita natin yung ibang mga duyan-duyan dyan. So, ayun. Habang nagpapahinga, nagpe-prepare na yata kami ng lunch noon. Tapos, ito. Nung hapon, nung mga bandang medyo nagpapahinga na yung iba dahil sobrang init. Ito, nagpunta ako sa Wishing Mountain. So, medyo mainit pa ng time na to. I think mga hapon to or pahapon. So, ayan. Medyo mahaba yan, lakaran na yan. Mga 5 minutes yan. Ayan, oo. Diba? Lusaw na tayo, guys. Lusaw na lusaw. Okay, ayan. Ngumingibit-ngibit pa ako. So, hiningal. Kinat. So, tapos, ayan na nga. Binilisan ko na yung, ano, yung speed ng video. And kung makikita nyo, medyo pawisan na ako dyan. Pero, carry bells lang, laban lang. So, ayan, I think malapit na ako sa pinakataas. Okay, wala akong masyadong nakakasalubong. Konti lang kasi pinili ko talaga yung medyo pahapon, yung medyo tulog yung ibang guests. So, ayan, nandyan na. Malapit-lapit na yata ako. Or nandyan na ako, hindi ko pa masyadong... Ay, hindi pa kasi may flag pa akong natatanaw. So, ayan. Nakita nyo yan, guys. Ayan, nandyan na ako. Nandyan na ako sa pinakatuktok kung saan makikita yung kabuuan ng Anawangin Cove. Ewan ko kung ano sinasabi ko dyan. Huwag nyo na lang intindihin yung mga pinagsasabi ko kasi hindi nyo rin naman naririnig. So, ayan ang view. Tapos, dito yung love lock. So, kung may dala kayo, okay. Pero, meron din silang tinitinda dyan. Kung sakaling wala kayong dala at trip nyo din namang mag-iwan ng lock dyan ng jowa mo o ng partner mo, pwedeng-pwede yan. So, ayan, pinapakita ko lang naman yung, ano nila, yung signage ng I Love Destinee. Diba? Shala. Ewan ko kung ano sinasabi ko dyan, guys. Sorry na talaga. So, nagpapakute lang ako dyan. Huwag nyo na masyadong pansinin. So, ayan, papakita ko lang na nagpapausok ako. Wala lang. Ayan, o, diba? O, shala. O, free spirit tayo dyan. Free spirit, guys. Shala. O, ayan, merong ganyang upuan sa taas. So, ayan, binavibe ko lang. Sobrang ganda kasi, lalo na pagpa-sunset na. Ewan ko kung anong ine-eme-eme ko dyan. Daming ebas. Tapos, ayan, sige, pakita mo pati. Dinner. Tapos, nung gabi na, bonfire na kami. Shot-shot na sa tabing dagat. Kasi, syempre, yan na yung unang gabi namin. So, kinabukasan ay uwian na. Pero, syempre, habang haba pa ang gabi. Ayan, nag-enjoy kami, chillin. Ayan, ang saya-saya, diba? So, pwede tayong bumili ng kahoy dyan para pang bonfire. I think around
50 or 100 pesos. So, pasok sa budget yan. Kasama na yan kapag nagpabook kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. So, ayan, yung kahabaan ng gabi, nagtamang music lang kami dyan. Ayan, meron tayong pa-speaker, JBL, hello, baka naman. So, ayan, ganyan kami. So, nung umaga na, ayan, bago kami mag-prepare pa uwi, nag-video-video muna ako sa paligid at nagkape. Kasi nga, syempre, kailangan nating umpisahan ng araw na may laman ng tiyan. Ewan ko kung gaano pa kadami yan, parang wala na pero umuusok pa. Tapos, ayan, ganyan ang setup. Nagpe-prepare na ng pagkain. So, that's it. And then, nung morning na yon, pupunta na kami sa Camara Island at saka dun sa at sa Capones. Tapos, ayan na nga. Oh, so, bago kami lumargay, galing kami sa destinier pa niyan. Hindi pa kami nakakalayo. So, ayan, ganyan ang eksena. May mga nag-avail ng mga water activities dyan. May jet ski tayo. Tapos, I think it's UFO MMA. Yung tawag dun sa yellow na yan. Mm-hmm. Tapos, meron din silang banana boat dyan. So, kung gusto nyong i-avail yan, madali natin gawa ng paraan. So, ayan, ganyan. Hila-hila. Siguro, tapos na sila nito yun, noong time na to. So, ayan, papunta na tayo dun sa Camara Island. Ewan ko, pero I don't think kung ano yung inuna namin ng time na yun. So, dalawang island lang naman yun, Camara and Capones. So, sobrang ganda dun. Ang masasabi ko lang is medyo mabato lang dun sa una naming pinuntahan, which is Camara Island. So, ayan, bye-bye muna tayo dyan. So, video-video muna. Chill-chill. So, i-enjoy muna natin ang sunrise at ang scenery. Ayan. So, ayan, habang siguro mga 15 minutes or 30 din from Destinier to Camara Island. So, nung nasa bangka pa kami, ayan, ganyan, sobrang medyo ano pa, no? Medyo nakakaantok-antok pa nun kasi, syempre, parang ang ikli lang nung time dahil nga 2 days, 1 night lang kami noon. So, ayan, nandyan na kami. Medyo mabato dyan, pero solid, ang ganda. Pwedeng pang Instagram talaga ang mga kuhaan ng picture dyan. Ayan, nagtatago kami sa ano eh, sa lilim ng bundok kasi yung tabi niyan is parang mataas na bato. So ayan, nag-emote-emote na ulit ako. Kunwari, maganda, kahit ano lang naman, scam, ganun, charis. So ayun, nagkapaikit-ikit ako. Tapos ayan, nag-chill na ako kasi sobrang mainit na yung sand sa paa kasi parang mga bandang 9 na yan or 9:30. So, ayan, kuha-kuha muna tayo ng mga video-video pang sarili, ganyan. So, ayan, nandito naman kami ngayon sa Capones. Ito dito, maganda mag, ano talaga, kasi hindi mabato eh. Maganda siya maganda mag-picture, kaso ang lakas ng alon. So, naghanap kami ng medyo hindi malakas yung hampas ng alon. And, ayan, nakita nyo naman, negrang-negra na ang atembang. So, ayan, diba, kita nyo? Ang ganda! Sulit na sulit. So, ayan, ang saya-saya nila, diba? Sila yung mga joiners ko noon. So, nung unang punta ko, ayan sila, diba? Sobrang solid. So, mga gustong magpabook, magpabook na kayo. Kasi alam nyo, bago man lang mag-summer or bago man lang magkadamihan ng tao, eh, ma-experience nyo naman yung, diba, yung medyo malayo pero solid at saka sobrang ganda ng beach. So, ayun lang. Thank you guys for watching!